Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ng nagirang sa timbos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsula nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral nila Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamahala at matapos manalangin at magayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos
At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kasanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupurin ka at pasasalamatan. Babagitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalit ang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y lang magtiis nang tagumpay ay makamit at sumati ng langit. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang umaga po sa lahat. Meron pong kasabihan sa Latin. Siguro familiar na kayo. Ito yung nemo dat quod non abet. I wish tama ako, no? Nemo dat quod non abet. Sa Ingles ay, you cannot give what you do not have. Sa Tagalog, alam natin, no? Hindi mo kayang magbigay ng bagay na wala ka. Ito ay isang business principle. Yun bang hindi mo pwedeng sabihin akin ito kapag hindi mo nabili? Na pwede rin nating i-apply sa lahat ng aspeto ng buhay na kahit kailan, ang bagay na wala ka ay hindi mo dapat asahan sa iba. Yung bagay na hindi mo kayang ibigay, huwag mo asahang matatanggap. Halimbawa, huwag kang umasa sa ibang tao ng pagmamahal kung ikaw mismo hindi marunong magmahal. Huwag kang umasa na ikaw ay patatawarin kung ikaw mismo hindi marunong magpatawad. Kung wala ka ring respeto sa iba, kailangan manatili rin sa kaisipan mo na magbigay ka muna ng respeto bago ka irespeto. Sa ating ebanghelyo, ang prinsipyong ito ay mas mataas kesa sa ating nararanasan. Dahil kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang salita ni Jesus ay nag-uugat sa pagmamahal ng Ama at ng Anak upang tayo ay mabigyan ng kapayapaan. Kapayapaang taliwas sa ibinibigay ng sanlibutan. Kapayapaang hindi kayang tapatan ng ibinibigay ng ating pamumuhay. Maraming tao ngayon na naghahanap ng kapayapaan. I want peace, sasabihin ng iba. Saan pupunta? Pupunta sa bundok. Pupunta sa beach. Pupunta sa lugar na tahimik. Na para bang sinasabing ang kapayapaan ay isang bagay na dapat mong kunin at ilagay sa sarili mo. Ito yung maling aspeto ng kapayapaan. Dahil ang kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan ay nawawala at nauubos. Yung ibang tao payapa pag maraming pera. Pero pag wala ng pera, nagkakasakit. Diba? Gino-joke pa nga ng iba, anong sakit mo? Peratis. Kasi wala ng pera. Umiinit ang ulo pag walang pera. Yun bang kapayapaang nawawala na ibinibigay ng sanlibutan ay hindi kayang pantayan ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos? Bakit? Kasi ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay interior peace na kahit saang ka pumunta at kahit saang lugar, makikita at mararamdaman mo ang kapayapaang meron ka kung ang kapayapaang ito ay nanggagaling sa Diyos. Paano ko malalamang ito nga ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos? Ito po yung interior peace na kung ano yung nasa puso ay siyang lumalabas sa atin. Ito yung paghuhulma sa kung ano ang Diyos na meron tayo at yun din ang ating naibibigay sa iba. Kaya bago tayo umasa sa mga bagay na nasa palibot natin, tayo muna ay magbukas ng puso ng kapayapaang ibinibigay ng Diyos para malaman at maramdaman natin ang kapayapaang nasa akin ay walang iba kung hindi ang kapayapaan ng Diyos.
Dahil kahit saan ka pumunta, kahit saang lugar ka maglakbay, kung ang dala mo ay kapayapaan ng Diyos, hindi ka maliligalig sa anumang sitwasyon ng buhay. Kaya nga napakaganda ng mensahe ng Ebanghelyo, huwag kang mabalisa. Kung dala mo ang kapayapaan ng Diyos, hindi ka mababalisa sa sitwasyong meron ka. Hindi ka mababalisa sa paglalakbay ng buhay na meron ka ngayon. Sapagkat kung nakalagay ang kapayapaan ng Diyos, ang kabalisahan ay nawawalan ng saysay. Huwag tayong masyadong maging aligaga sa takbo ng sanlibutan. Huwag tayong maging stress sa ibinibigay ng sanlibutan, sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay lilipas at mawawala. Pero ang kapayapaan ng Diyos mananatili kung ito ay nasa puso ng bawat isa. Magkaroon po tayo ngayon ng isang payapang araw na walang kabalisahan at nakatutok sa poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naliligalig, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway magtamasa na walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin.
buong puso namin hintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatawa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang Diyos sa nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos sa nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ give me soul. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Natatanto, naririto.
Huwag kayong matakot, si Jesus ito, naging sasamahan, di ka pababayaan, bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo yung itugon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito, laging sasamahan, di ka pababayaan, bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo yung ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.